Yun. Maayong gabi ninyo mga piskiya mo na. Dito sa mga nahihinanakit ba? Sorry kaayo ninyo. Pero guys, tatagalogin ko na lang ito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Doon sa ibang taong may hinanakit dahil sinasabi sa akin na dapat wag na lang ako makisali or makialam kasi hindi ko naman pera yung ginastos nila. May point, tama po kayo. Hindi ko naman pera ang ginastos nyo. My concern is, kung investment or hindi scam, una pa lang, dapat hindi po donation ang itinawag. Kasi once you donate, it's donated. Diba? Nag-donate ka, wala nang kapalit. Pero dahil investment nga yun, may balik, diba? Kasi nga sabi nyo nga, sa sobrang bait ng founder, yung dinonate nyo, ibabalik niya. Eh, hindi donate yun. Diba? Investment. So, dun pa lang sa una, mali na, diba? Donation, minimum yata 8,000 to 10,000. Ang balik ng doble after 3 to 4 months ata. So, kung nakakatulong yung kapa naman, maligal man siya o hindi, sige, ganito na lang ha, kasi ayaw nyo eh, gusto nyo legal talaga eh. Maligal man siya o hindi, kung nakakatulong siya sa sambayan ng Pilipino at siya talaga makakaahon sa kahirapan dito sa Pilipinas, good. Go for it. Ganito kasi guys. Una pa lang kasi, mali na, di ba? Kasi hindi naman siguro papaimbestigahan o ipapasira ng presidente yan, lalo-lalo na especially taga Mindanao, alam ko maka Duterte kayo. Hindi naman siguro tatanga-tanga yung presidente natin para ipasara yan kung talagang tama at nakakatulong at wala talagang bahid ng scam. Kaya pinapasara, pinapaimbestigahan, kasi may nakikitang mali. At para sa akin, I don't care about your money, pera mo yan eh. But I care about those people na nanghiram pa talaga ng pera, nagsanglapan ng lupa para lang makapag-invest. We call it donation. Kasi nga, hindi daw yun investment, donation. Diba, once you donate, it's already donated. Huwag ka maghintay ng kapalit. Kung may kapalit man sa mga bagay na nagdo-donate ka sa ibang lugar, sa simbahan o anuman, ang kapalit nun, darating ang panahon, Diyos ang bahala sa'yo. Pero eto, nag-donate ka kasi may kapalit, may babalik sa yung pera na mas malaki pa dun sa dinonate mo. Ay, hindi po donate yon. Investment nga po yon. So, dun pa lang malina. May minimum pa. 8 to 10K donation. Ang lupit. So, ganito guys. Dun sa nagsasabi na mag-tumbling na lang ako, pinakailaman mo rin yung pagtatumbling ko, di ba? So, lahat tayo may pakialam sa mundong ito. Ang hinanakit ko dyan guys, ganito kasi yan. Ang tagal-tagal na natin dito sa Pilipinas, ang dami ng kalokohang nangyayari. Nagpapaloko pa rin tayo. Pero sa bagay, sabi nyo nga eh, legal, hindi naman kayo naloko. Baka nga hindi kayo naloko. Kasi ganito yung nangyayari. Kung ako yung nagtayo ng ganyang business, guys, baka tinitignan nyo na may binabasa ako. Wala akong binabasa. Nag-iisip lang ako ng sasabihin. Kasi ganito yan guys, kung ako yung magbi-business, pupunteryahin ko talaga yung mahirap. Mag-invest ka sa akin ng 10,000, ibabalik ko to sa'yo ng 30,000 after 3 to 4 months. Tutulungan ko yun syempre at ibabalik ko yun sa kanya. Magkikwento yun sa iba na totoo. Kita nyo ako, di ba? Hindi na ako naghihirap. Nag-invest lang ako ng 10,000 after 3 months, dumoble. Naingganyo. Na-sales to. Eto na. Dumami ng dumami. Binigay niya lahat. Binigay niya lahat. Lahat yung pinagbigyan niya. Saan magsisimula ang business transaction talaga? Doon sa kalagitnaan or doon sa 3/4, yung patapos na. Like 3 years na, di ba? Doon na magsisimula yung maiimbestigahan na kayo. Kasi rinig na kayo na nakakatulong pala kayo sa kapwa. Sure po ba kayo 100% nabigyan? Kasi hindi naman siguro fake news yung nakikita ko ngayon. Alam ko yung ABS-CBN bias yung pagdating sa politika pag nagbalita. Pero about kapa, nakikita ko naman kanina, yung mga na-raid, pinagtatadyakan yung pinto, pinuntahan dun. Wala na. Walang tao. May tao man yung wala rin masabi. May nakalagay dun sa labas, 8 to 10K. Hindi ko sure ha, pero nakalagay talaga dun 10. Donation, 10,000 donation. Investment yun. Dun pa lang, sabi ko nga sa inyo, sa pangalan pa ng donation, investment naman pala. Scam na, di ba? In-scam ka. Diba? Alam mo yun? Yung tipong, tara, inom tayo. Sumama kapag dating doon, pare, check-in tayo, ah. Patay.
Na-scam ka. So guys, ganito yun. Pinuntirya lahat ng mahihirap. Tinulungan lahat ng mahihirap. Yung lahat ng mahihirap na yun, dahil mabilis lang rin na sales to, ipapakalat nila yung kwento. Kasi sa mahihirap, nandun maraming chismosa. Katulad natin mga taga-squatter, taga-bundok, taga-probinsya. Katulad natin mahihirap. Maraming chismosa. Lala, guys, guys, umasenso si Aling Bining. Guys, si Burning, guys, si Tio Burning, guys, umasenso dito, nag-ano lang ng 10,000. Kumalat ng kumalat. Hanggang na-intriga yung may kaya. 30, 50,000, 100K, wala yan sa may kaya. Nag-invest din sila. Siyempre, para mauto, ibibigay mo rin yun, ibabalik. Pero pagdating nga dun sa patapos na, kailangan mo nang kumita ng pera. So dun magsisimula yung delayed lahat ng payout. Kasi hinahanapan mo muna ng discarding, ginagamit mo yung pera. Diba? Magbi-business ka ng iba para yung mga income dun, yun ang kukunin mo, yung mga tubo mo dun, ibibigay mo dun sa tao na nag-donate sa'yo para malaman pa rin nila na totoo pa rin. Pero at the end of the time, parang legacy ang nangyari. Guys, yung legacy, guys, may mother-in-law, guys, na-victim yun. She's a victim din of legacy. Ang legacy lang kasi is may banko pa yun, ha? May partnership ng banko yun. Marami din dun na nakabawi. Actually, siya nakabawi rin siya. Pero, meron pa sana siyang kukunin, hindi na nakuha. Yung iba naman na nahuli, hindi na talaga nakuha. Kasi yung iba, covered pa yata, pagsara, may bibigay pa yata yung mga 500,000 ata. Diba? Pero yung nag-invest ng 1 million, ang may babalik lang sa kanila nung nagsara, yung legacy nga, 500,000 lang yata. No, nasan yung 500,000? So, lugi yung iba. Diba? So, yun lang yun. Tapos na yun. Wala ng legacy. Eto naman pa di bagong style. Kasi ganito nga yun, guys. Ang concern ko, guys, dun sa mga bashers, I don't care, guys. Kasi, I can't please any one of you. Hindi ko kayong i-please lahat. Hindi ko sinabing manood kayo ng video ko. Kusang lumabas yung video ko. Hindi ko sinabing i-like nyo, i-follow nyo. Pwede nyo ako i-unfollow. Pwede nyo ako i-boycott. Walang problema sa akin yung guys. Kasi ang kailangan ko sa page ko, ang kailangan ko sa nanonood sa akin, open-minded. Kahit anong topic, yun ang topic ko. Kasi for dahil isa ako sa influencer, kahit anong topic ang meron ako, wala akong content na isa lang. Na joke is joke lang palagi. Kasi ang buhay is malaking joke. Eto na nga, diba? Donation. Sa donation pa lang, instead of investment, donation ang ginamit para ano, makapanlin lang. Yung nga sinasabi ko, dun sa nakapag-payout, yung taga-samba yung lugar mo, bukid nun o samba yun, nakapag-payout ka, gusto mong isampal sa akin, punta ka dito sa Cebu, total nakapag-payout ka na naman ng malaki siguro, pwede mo na ako sampalin ng million-million mo. Siguruhin mo lang na million-million yung pera mo para pwede mo ako sampalin. Siguruhin mo lang. Kasi nakapag-payout ka na pala. Eh, paano naman po yung hindi nakapag-payout? Lalo na ngayon, nagsara. Ang sagot nyo naman, eh, syempre, pinasara ni Duterte. Di hindi nakapagbigay ng ano, yung kapa. Kasi pinasara niya. Eh, pasara naman o hindi yun, guys. Pinaimbestigan yun. Kaya nga pinaimbestigan, pinasara. Kasi nga, meron na silang nakikitang may mali. Diba? Ginagamit yung salitang donation. Ginagamit yung salika or pangalan ng Panginoon Diyos. Para makaiwas dun sa tax. So, non-taxable. Diba? Diba? Hindi siya taxable kasi nga ginagamit yung Panginoon Diyos. Diba? There's a lot of church naman talaga na wala naman talagang tax na binabayad yan. Pero, totoo na nagdo-donate tayo para makita gumanda yung simbahan. Yun lang ang atin. Hindi katulad nito, ginagamit mo yung pangalan donation para bumalik after 3 months. My God, I hate drugs. Diba guys? Wala akong pake kasi nga pera nyo po yan. Wala po akong pake dyan. Dun sa followers ko na tinamaan dahil nakamembro kayo ng kapa, hindi po ako nangaasar dun sa mga taong hindi nakapag-payout. Ang sinasabi ko lang po dun sa iba, siguraduhin nyo lang na hindi kayo bobo. Siguraduhin nyo lang na talagang hindi scam yan. Kasi I will one of the happiest person na malaman na hindi pala talaga scam ang kapa. Kasi maraming natutulungan, hindi ba? Pero kung scam yan, kawawa naman yung iba na nagsanglana ng mga lupain nila. Eh ngayon, di makapag-payout kasi sarado na. Kasi kung totoo si Kapa, kahit nagsara yan, kaya niyang bayaran yan. Kasi totoo siya. Di ba? Kasi kung ako ang founder, isa lang sasabihin ko, guys, kahit pinasarado yan,
ang mga office natin. Totoo ako sa inyo. After 3 months, 4 months, ibibigay ko pa rin yung pera nyo. Doble. Yun ang totoong founder. Yun ang totoong hindi scam. Hindi pwedeng ikatwira nila, ay wala ka na sa listahan eh. Ay wala ka na sa listahan oh. Ay yung isa pa lang ano oh. Hinold up yung isang opisina natin oh. Sinunog, wala ng papeles dun. Hindi ka na pagkapag-payout, sorry. Ay hindi pwede yun. Kasi mismo naman ikaw na nag-donate. Alam mo, may listahan ka eh. Bobo ka kung wala ka listahan, di ba? May papakita mo yun dun. May ipresenta mo naman. So may kita niya, ah, totoo. Kasi kung totoo ka, ako kunwari, ako yun. Ako yung nag-business nung donation nga. Guys, huwag kayong mag-alala. Being founder of this Kappa community, kahit ipasarado pa lahat ng opisina natin, walang problema yan. Kasi totoo ako sa inyo, kaya ko kayong bayaran lahat. Kasi hindi ito scam. Yun ang dapat gawin. So sana yung iba dyan na hindi nabigyan, dahil pasokan na nga, ibigay nyo na po. Huwag nyo na pong ikatwira na. Nasunog kasi yung mga papel. May mga record po yung mga tao. Hindi naman po bobo talaga yan. May mga record yan. Pwede mo ibigay. So guys, looking forward na sana hindi po scam ang Kappa. Kasi po, para po sa inyo, natutulungan po kayo. Good for you po. Sana hindi siya scam. Ayoko na lang isipin na scam yan. Sana hindi siya scam. Good for you. God bless sa inyo. Sa lahat ng mag-unfollow or nag-unfollow na sa akin or nag-unsubscribe na sa akin sa YouTube, wala pong problema yan. Kasi hindi po ako namimilit. If you like my page, if you follow my page, thank you. God bless sa inyo. If you unlike and dislike and unfollow me, no problem po. Kasi hindi po ako kumikita. Hindi rin po ako nagbibidyo para yumaman. Kasi ang gusto ko lang talaga, donation. God bless po. Ay, tao nga naman.